For today's video, another gulay recipe na naman nga ako. Ito nga pala yung mga ingredients na kinailangan ko. Meron nga akong cabbage, carrot, sibuyas, dalawang itlog, oyster sauce, at syempre ang minced chicken. Naglagay na nga ako ng kawali at akin na nga itong paiinitin. Paiinitin ko nga lang siya ng konti bago nga ako dyan maglagay ng mantika. Gagamit nga pala ako dyan ng olive oil para naman mas healthy talaga ang aking lulutuin. Habang inaantay ko naman uminit yung olive oil ay hinalo-halo ko na nga itong itlog na aking unang iluluto. Pinaikot ko nga munang konti yung kawali para kumalat nga yung olive oil na aking inilagay at isasalang ko na nga dyan yung itlog. Ito nga ang una kong lulutuin. Pagkasalang ko nga dyan is inaantay-antay ko nga lang maluto yung nasa ilalim at maya-maya ay akin na ngang hahaluin. Nung okay na nga siya is hinalo-halo ko nga lang yan ng ganyan para magparti-parti nga dahil kailangan medyo maliliit nga itong sahog dahil kung hindi malamang ubus na yan sa mga anak ko at pipiliin talaga nila yung itlog. Sinalit ko na nga sa tasa yung itlog at maglalagay na nga ulit ako ng konting olive oil dyan at akin ulit ikakalat sa kawali. Paiinitin ko nga lang ng konti yung mantika at maya-maya nga ay sisimulan ko na ang aking pagigisa. Ilalagay ko nga muna yung sibuyas at igigisa ko lang yan ng mga ilang minuto. Pagkatapos kong igisa yan ay nilagay ko na nga rin yung aking minced chicken. Ito namang minced chicken na to ay optional lang kung meron lang kayo sa bahay. Dahil pwedeng pwede talaga ang itlog. Yun lang, masaya na tayo talaga. So naglagay na nga rin ako ng pampalasa dito sa aking minced chicken. Konting halo-halo nga lang dyan para kumalat yung pampalasa na inilagay ko at ilalagay ko na nga rin dyan yung carrots. Ginisa-gisa ko nga lang dyan yung carrots. Alam nyo, sa totoo lang, napakahirap talagang mag-isip ng ulam sa araw-araw kaya't kung ano na lang maisip. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng oyster sauce. Kung ano na lang talaga maisip nating ulam, basta masarap ang pagkakaluto ay talagang talo-talo na para sa mga anak natin. Hindi talaga magre-reklamo yung mga batang yan dahil talagang alam nila na magagalit tayo. Maya-maya nga inilagay ko na nga rin yung aking cabbage at ayan, ilalagay ko na nga rin pala dito yung lahat ng oyster sauce at naglagay na nga rin ako ng pepper and salt. Hinalo-halo ko nga lang yan para kumalat yung pampalasa na aking inilagay. At wala na nga talaga tayong ibang ilalagay pa dyan o diba, napakasimple ng ating recipe ngayon. Ilalagay ko na nga rin dyan yung aking itlog na ginawa. Naglagay pala ako ng konting soy sauce para kahit papano is maganda-ganda yung kulay niya. At ayan, hinalo-halo ko na nga yan. Pagkatapos niyan ay okay na, meron na tayong healthy recipe na naman. Subukan niyo na nga ito at talagang magugustuhan niyo to. Napakasimple lang at ayan, napakain na natin ng gulay ang ating mga anak. At talaga namang nagustuhan ko rin ang aking recipe na ito. Para-paraan lang mga mamis. Salamat!